ikalawang hari. Ang paghahari ni Azariah sa Huda. Ika-15 kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Amaziah na si Azariah nang 27 taon ang paghahari ni Jeroboam na ikalawa sa Israel. Si Azariah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Jecolia na taga-Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso roon. Binigyan siya ng Panginoon ng malubhang sakit sa balat na hindi gumaling hanggang sa araw ng kamatayan niya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay. Si Jotam na anak niya ang siyang namahala sa palasyo ng Huda at sa mga mamamayan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Azariah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Azariah, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Jotam ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Zacharias sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jeroboam na ikalawa na si Zacharias nang 38 taon ang paghahari ni Azariah sa Huda. Nakatira siya sa Samaria at naghari siya sa loob ng 6 na buwan. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nagplano ng masama ang anak ni Jabez na si Shallum laban kay Zacharias. Pinatay niya si Zacharias sa harap ng mga tao at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang pangyayari tungkol sa paghahari ni Zacharias ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon kay Jehu, "Ang mga angkan mo ay maghahari sa Israel hanggang sa 4 na henerasyon." Ang paghahari ni Shallum sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jabez na si Shallum nang 39 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 1 buwan. Pinatay siya ni Menahem na anak ni Gadi nang dumating ito sa Samaria galing Tirza. Si Menahem ang pumalit kay Shallum bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Shallum, pati ang balak niyang pagpatay kay Zacharias, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mga panahong iyon, nilusob ni Menahem ang Tifsa at ang mga lugar sa paligid nito hanggang sa Tirsa, dahil ang mga naninirahan dito ay ayaw sumuko sa kanya. Pinatay niya ang lahat ng naninirahan dito at hinati ang tiyan ng mga buntis. Ang paghahari ni Menahem sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Gadi na si Menahem nang 39 na taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 10 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito sa buong paghahari niya. Nang pumunta si Haring Tiglat-Pileser ng Assyria sa Israel para lusubin ito, binigyan siya ni Menahem ng 35 toneladang tilak para tulungan siya nito na mapatibay pa ng husto ang paghahari niya. Kinuha ni Menahem ang mga pilak sa mga mayayaman ng Israel sa pamamagitan ng pagpilit sa bawat isa sa kanila na magbigay ng 50 pirasong pilak. Kaya huminto sa paglusob ang hari ng Assyria at umuwi sa bansa niya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Menahem at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Menahem, ang anak niyang si Pekahiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Pekahiah sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Menahem na si Pekahiah nang 50 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda.
Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Nagplano ng masama ang anak ni Remalia na si Pekah laban kay Pekahiah. Si Pekah ang commander ng mga sundalo ni Pekahiah. Kasama ng 50 tao mula sa Gilead, pinatay ni Pekah si Pekahiah, pati sina Argob at Arieh sa matatag na gusali ng palasyo sa Samaria. Pinalitan ni Pekah si Pekahiah bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa pagkahari ni Pekahiah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Pekah sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Remalia na si Pekah nang 52 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 20 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Nang panahon ng paghahari ni Pekah, nilusob ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria ang Israel at nasakop niya ang mga lungsod ng Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoa, Kedesh at Hazor. Nasakop din niya ang Gilead, Galilea at ang buong lupain ng Naphtali. At dinala niya sa Assyria ang mga naninirahan dito bilang mga bihag. Pagkatapos, nagplano ng masama ang anak ni Ela na si Hosea laban sa anak ni Remalia na si Pekah. Pinatay niya si Pekah at pinalitan bilang hari. Nangyari ito ng 20 taon ng paghahari ng anak ni Uzziah na si Jotham sa Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Pekah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Jotham sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Uzziah na si Jotham nang 2 taon ng paghahari ng anak ni Remalia na si Pekah sa Israel. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 taon. Ang ina niya ay si Jerusha na anak ni Zadok. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Uzziah. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Si Jotham ang nagpatayo ng hilagang pintuan ng templo ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jotham at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahon ng paghahari niya, sinimulang ipadala ng Panginoon sina Haring Rezin ng Aram at Haring Pekah ng Israel para lusubin ang Huda. Nang mamatay si Jotham, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari.